Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number one. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. At 2016 Best AM Radio Program. Radyo mo sa Nutrisyon. Radyo mo sa Nutrisyon. Mga usapin uko sa pangkalatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan uko sa sabutsaring issue ng maayos na pangangatawan. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa Nutrisyon. Radyo mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host. At 2016 Best AM Program Host. National Nutrition Council Executive Director. Assistant Secretary of Health. Bernie Flores. At si Rod Marcelino. Taon-taon mga kasama, hinihirang ng National Nutrition Council ang National Outstanding Barangay Nutrition Scholar o BNS. Pinipili ito mula sa mahigit 40,000 Barangay Nutrition Scholars sa buong bansa. Magandang tanghali po mga ka-Nutrisyon. Ako po si Rod Marcelino. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 7. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon. Kilalanin natin ang mga lingkod bayan na nagtataguyod po ng wastong nutrisyon sa bawat barangay. Ang mga Barangay Nutrition Scholar. Makakasama natin muli ngayong hapon, siyempre ang ating ninang sa wastong nutrisyon, si Assistant Secretary of Health at Executive Director for ng National Nutrition Council, Bernie Flores. Good afternoon po. Asig Bernie, ninang Bernie. Sabay tingin sa ano, ilang araw na lang ba? hindi pa rin pinalagpas, ma'am, no? Magandang hapon po, Asig. Sorry. Apo, ay, take ulit to siguro. Opo, take to ulit tayo, ma'am. O sige, buti na hindi ko na lang uulitin yung ano. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, Rod, magandang hapon din. Magandang hapon po, ma'am. Yung mga tagapakinig natin na Suki at saka tagapanood na ngayon, ano, kasi opo. FB Live tayo every time. Magandang tanghali po at Merry Christmas! Merry Christmas din po, ma'am. Babatiin ko din ang mga regional nutrition program coordinators ng National Nutrition Council. Nandito sila lahat eh. Kasi ongoing yung aming fourth management conference. So, nakikinig din siguro sila. Happy listening and Merry Christmas. Oo. Alam mo, Rod, dun kaugnay nga sa nabanggit mo, sa ngayon, umabot na sa 42,400 ang Barangay Nutrition Scholar na naitalaga sa mga barangay sa buong Pilipinas. Sila yung mga katuwang ng National Nutrition Council at mga pamalang lokal sa pagsisiguro ng tamang nutrition sa bawat komunidad. At bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa development ng bansa, sinasagawa taong-taon yung Search for the National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Award. At upang mas makilala natin ang malaking gampanin po ng ating mga BNS, makakapanayam natin ngayon ang 2015 National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Awardee. Oo, Rod. Pero bago natin siya ipakilala, opo, ihatid muna natin, Rod, yung ating text question of the day. Yan, may isa sa mga inaabangan nila, ma'am. Baka may sagot na. Sampu po sa ating mga tagapakinig ang muli na namang magwawaging ngayong hapon ng 200 pisong cellphone load. Sagutin lang po yung tanong na ito. Magbigay ng 2 tungkulin ng isang Barangay Nutrition Scholar. At oras na marinig mga kasama ninyo ang sagot. Maari na po itong i-text sa amin sa ganitong format. Full name, space, edad, space, eksaktong address. Ilagay syempre mga kasama. Pag sinabi natin eksakto, nandiyan ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At syempre ang inyong sagot. At ito po i-send sa 0908-579-6898. Isama na rin po sa dulo ng inyong text
text message ang paraan kung paano nyo po kami napakikinggan sa Radyo Poma, sa Ustream gamit ang internet, sa radio app po ng inyong cellphone o sa Facebook Live. Gaya sabi nga ni Ma'am kanina, live na live po tayo ngayon sa Facebook at live din po tayo sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Opo. At meron pa sa Signal TV. 209 ba yun? Channel? 209. Oo. At bukod dyan, inaanyayahan din namin kayo na lumuhok sa ating regalong sustansya, aginaldong kay saya. Okay. Yan, Christmas ito, promo. Kung yan, saan, dalawa yung maaaring manalo ng Android cellphone. Sagutin lamang po ang tanong na, bakit ninyo paborito ang radyo mo sa Nutrisyon? Na kung saan marami na pong nagpapadala. Oo. Sagot. Text po ah. Opo, text. Ito na yung cellphone. Oh. I-text lang pong inyong sagot sa parehong format na full name space, edad space, eksaktong address. Ilagay po ang street, barangay, bayan, ulungsod at lalawigan at ang inyong sagot. At ito po ay isend sa 0908-579-6898. At saka yung pangalan po nung dalawang magwawagi ay aanunsyo namin sa January 7, 2017. Malapit. Kaya text na po kayo mga kanutrisyon, baka kayo yung hinihintay naming winner sa kauna-unahang regalong sustansya, aginaldong kaysaya-saya. Talaga? Oh, kaysayang-saya. Dalawang Android cellphone. At paalala muli, ang regalong sustansya, aginaldong kaysaya ay Christmas promo po at bukod pa po ito sa text question, yes, of the day natin. Okay. Kung saan maaari kayong magwagi ng cellphone load na tig 200 pisong load, mga kasama. Cellphone load lang. Cellphone load. Okay. At yung cellphone natin, di ba may laman na to? Na 200. May laman na 200 bukod sa may laman yung karton. May load na 200. Yun ang magandang balita. Anyway, heto pa isang row. Meron pa, ma'am. Katulad nga ng sinabi mo kanina, makakasama natin ngayon ang 2015 National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Awardee. Kanina pa po siya ninenerbios. Wala pong iba kundi si BNS Danilo and Posion ng Barangay Iruhin Central, Tagaytay City. Congratulations po, BNS Danny. Danny ang kanyang nickname. At welcome dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Diba? May palakpakan po para kay Sir Danny. Sige po, okay lang po. Kaya nyo yan, Sir Danny. Sige po. Magbag ano ka muna, bumati ka muna sa mga nakikinig natin. Magandang araw po sa lahat po nakikinig. Lalo na po ngayon sa aming sa Tagaytay. Sa aming butihing congressman na bilang pasasalamat niya at bilang reward niya rin sa akin ay pinagkalooban niya ako ng isang house and lot. Wow! Na aming congressman. Palakpakuli. Asan yung mga audios natin? Talaga? Tapos, okay. Pati muna si Kap, ikaw talaga. Si inuna mo pa yung regalo mo sa'yo. Ayan sa akin, ano, si Kapitana Peng. Sa mga kabarangay ko at sa mga volunteer health worker na laging katuwang sa pagpupurok-purok. At syempre, yun sa aking nag-iisang mahal. Kamari mo, nag-iisang mahal. Okay. At saka din po sa aming mga sinaw, si Engineer Emma Felio, si Ate Dal, yung nutrition staff, at saka yung mga kapwa ko BNS sa Tagaytay po. Lalo na din po kay Mayor Agnes Tolentino. Yeah. Ayun. Alright, mga kanutrisyon, kilalanin muna natin si BNS Danny Posion. Sir, balita ko po kayo daw po ay kaisa-isang lalaking BNS sa buong Tagaytay City. At matagal na rin po kayong naglilingkod sa barangay. Ilang taon na po kayo sa serbisyo at ano po ang mga gawaing hinawakan po ninyo sa barangay? Opo, ako nga po yung nag-iisang lalaki o katanging lalaki sa mga BNS sa Tagaytay. Ilan kaya ba po, kayong BNS? Dan? Bali, 36 po kami. 36. Tapos po, lahat babae, ikaw opo, lang. Okay. Ako lang po nag-iisang lalaki at ako yung ginawa nilang presidente dahil ako daw po yung lalaki. Na pwedeng mamuno daw po sa buti kanila. Nag-iisa kayong lalaki kung hindi. Dating president nila kasi sa Tagaytay, babae. Okay, tapos opo, nag-resign. Opo.
Yeah, po yung pinalit. So ano daw yung mga ano mo tanong ni Sir Rod? Ano yung mga trabaho? Ano po, yung mga gagawin, yung mga hinahawakan po ninyo. Bago pa siya BNS ano? Opo, bago pa naging BNS. Bago pa ako naging BNS, naging SK gagawad po ako ng aming barangay. Sa SK, okay. Sa Iruhin Central. Pagkatapos po ng dalawang term, naging leader ako ng kabataan, naging founder po ako ng kasama ka Youth Club. Kasi pa mga kabataan sa amin, naging mga kaibigan ko na at yung iba po ay mga inalagaan ko na rin sila. Mm-hmm. Dahil po noon, kadalasan, pag umalis mga magulang po nila, sa akin po sila inihahabilin ng, mm-hmm. ng mga nanay nila at ako yung parang caregiver ng mga ng kapitbahay mga ko. Tapos dun po, ginawa po akong focal person ng person with disability ng mm-hmm. aming barangay. Meron ka bang kapansanan? Meron po isa kong paa is maliit, maiksi. Okay. Pero hindi naman sa gabal, nakakalakad ka naman ng ayos. Hindi naman po siya sa gabal, nakakalakad naman po ako ng ayos. So, naging focal person. Tapos? Tapos po, ginawa rin, pagka ano po noon, ginawa naman po akong barangay utility ng aming kapitana. So yun, may sweldo na yun. Doon po. Magkaroon na po ng allowance bilang isang utility po ng barangay. Mm-hmm. So talaga, sa una pa man, talagang nasa servisyo na po si Sir Dani. So ilang taon ka nung magmula nung naging utility ka? Magmula nung maging utility? Ilang taon yun? Anong taon yun? 2011 hanggang 2012. Mm-hmm. Tapos 2012, doon naman po ako nagsimula na maging isang BNS na itinaga na aming punong barangay. So, tingnan mo Rod, hindi lang siya naging BNS kaagad. Opo. Marami muna siyang, naging aktibo talaga siya sa mga gawain sa barangay. Pero, alam mo bang, hindi naman talaga taga-Tagaytay si Danny. Mm-hmm. Oo, hindi siya taga-Tagaytay. Mula siya sa Region 3. Oo, Pampanga ba? Ano? Pampanga, oo. Danny. Pero yung serbisyo, ibinigay niya sa Tagaytay. Kwentuhan mo naman kami, Danny, kung ano yung mga pinagdaanan mula dun sa isang simpleng tao ka sa Pampanga, tapos naging isang outstanding BNS ka naman ng Pilipinas. Simula dun sa Pampanga, dun ako pinanganak sa Pampanga. Ako'y anak sa pagkadalaga ng aking ina, mm-hmm. na hanggang ngayon hindi ko pa rin kilala kung sino aking ama, okay. kung sino aking tatay. Mm-hmm. Pero yun naman po yung parang sabi ko nga, kahit ganun, pinagmamalaki ko pa rin yung sarili ko at proud ako dahil sabi nga, mas maswerte po ako dun sa mga sa kompleto ang pamilya, may kaya, mm-hmm. pero hindi naman totally buo yung pagkatao nila. Na ako man, bagamat ang pamilya ko ay hiwa-hiwalay, pero sa sarili ko, buo ako. So, hindi mo kasama ang nanay mo ngayon? Hindi po. Oo. So, galing ka ng Pampanga, kailan yun at paano ka napadpad ng Tagaytay? Nagbus ka lang ba? O paano ka nakarating ng Tagaytay? Nakarating po ako ng Tagaytay. Nag-layas po ako nun sa Pampanga, January 2, 1992, nung dumating po ako sa Tagaytay. May sinamahan po akong tao at doon hanggang sa yung isa kong pinsan na kapag-asawa ng taga roon, di doon ako pumisan sa kanila doon sa pinsan ko. Tumira po ako doon sa kanila. Saan nakatira yung pinsan mo diyan na sa Iruhin? Sa Iruhin Central po. Ah, okay. So mabait pala yung pinsan mo. Mabait yung pinsan mo dahil kinupkup ka, ibig ko sabihin. Opo. Kasi po galing din po siya sa broken family din po yung ng tatay niya po. Hiwalay din po sila tapos nakapag-asawa po siya ng taga-Tagaytay. Okay. So talaga may hugot si Sir Danny. Oo. Opo, ma'am. Oo. Pero nakaka-inspire, no? Yung nangyari, no? Sa buhay ni Sir Danny at ang kanyang pagpupunyagi. Sigurado ko marami po sa ating mga BNS ang mahihikayat na magsumikap din sa kanilang mga gawain. Dumako naman tayo sa pagiging isang BNS, ma'am. Dahil hindi naman lahat, no, alam kung ano yung mga ginagawa po ng BNS, which is napakahalaga po sila sa ating community, sa ating barangay. Sino pa po ang mga Barangay Nutrition Scholar at ano po yung mga ito, pangunahin po nilang tungkulin, Sir Danny, ng isang BNS sa barangay po?
Ang BNS po ay isang voluntary worker. Opo. Ng isang barangay sa amin po sa Tagaytay, tawag po nila ang BNS po ay mga silent worker. Mm-hmm. Silent. Silent. Hindi kayo maingay. Bakit naman silent? Opo. Silent po, pero hindi sila nila ganun pinapansin yung trabaho ng isang BNS. Kasi po, ang misa nakala lang nila ay basta nagtitimbang ka lang, ayos na. Hindi nila alam na kung ano ba yung halaga kung bakit sila tinitimbang kanilang mga anak at bakit din sila pinapayuhan ng ukol sa nutrisyon at saka pangkalusugan. So, ano yung mga trabaho mo sa'yo? Tinitimbang? Ano pa? Una, nagmo-monitor kami ng timbang ng bata, nagmo-monitor ng timbang at height upang malaman at ma-identify namin ang mga nutritional status. Pag sinabi mong nagmo-monitor, para maintindihan lalo ng ating mga tagapakinig, ano yung ginagawa? So, pag-monitor. So, monthly, ginagawa po namin, nagtitimbang kami, nagbabahay-bahay po kami. So, nagbabahay-bahay kayo, tinitimbang nyo lahat ng mga bata? Opo. O anong edad? Pag 0 to 23 is monthly. Okay. Tapos po ang 24 bago to 17. Bago mag 2 years old, dapat tinitimbang yung mga bata. Opo. Tapos, yung iba? 24 to 71 months ay quarterly po namin silang tinitimbang. Quarterly. Okay. So, ilan ang mga bata sa barangay mo, ano? Danny. 100. May git 100. Apa. May git 100. Tinitimbang. So, 100. Ilan dun yung tinitimbang nyo every month? Ang tinitimbang ko is 124. Oh, 124. Tapos yung buwan-buwan na below 2 years old, mga ilan dun sa 124? Yung lahat na yon o... kalahati noon o mas konti doon? 124 po yung 0 to 23. Ah, tapos po yun ang kabuuan ng buwan-buwan. 140. So ilan yung paano ka nagtitimbang? Kasi sa kaalaman ng mga iba pong mga tagapakinig natin, Rod, yung kanilang barangay, i-describe mo nga sa kanila. Ano yung bulubundukin, di ba? So pag i-describe mo paano yung aming barangay, halimbawa. Ang aming barangay po ay bagamat malawak yung lupa, pero ang mga bahay agwat-agwat. So ang para makapag-monitor kami sa mga ano, kailangan po namin dumaan ng mga ilat. Anong ilat? Yung creek. Ah, creek. Mga creek. Tapos akatuli, dadaan sa mga talahiban, papunta naman doon sa isang bahay. Oh, pero nasa taas. Hindi siya patag. Hindi po. Tagang bangin. Gano'n. Kasi nakita bababa ko ka, eh. Bangin, bababa. Tapos akatuli para maharating ka dun sa isang bahay. So, mahirap. So, maliban so, hindi yung iniisip natin na pag pumunta tayo sa isang community, nandun lang malapit-malapit lang. Iisa lang silang lugar. Oo. So, malayo yung ano to, mga bahay, mga kapitbahay doon. Kita mo naman sa katawan ni Dani, hindi na siya tumataba. Ganda pa na every month. Akit panahog siya dun sa everyday halos. Sa mga bundok. Oo. So, maliban dun sa pagmo-monitor, Dan, ano pa yung ginagawa mo? Sabi mo kanina. Nagpapayo sa mga nanay. Nagre-refer po sa health center para sa monthly check-up ng kanilang mga anak at ng mga buntis. Oo. Tapos nagpapayo ng, sa mga nanay tungkol sa tamang pag-aalaga at pagpapasuso at pagpapakain ng kanilang mga anak. Ikaw ba'y nutritionist, Danny? Anong, paano ka nakakapagpayo? Ano yung mga dinaanan mong mga paano ka nag-qualify as BNS? Kailangan ba nutrition graduate ka? Ganun? Sa akin po, bilang isang BNS, yung pagsasanay na sinasagawa ng aming sinaw at saka ng CNPC nila mamayet, na talagang walang humpay sila nagtuturo sa amin kung paano namin maidideliver yung tamang nutrition sa aming barangay. Pero hindi ka naman kailangang graduado ang BNS. Anong qualification ng BNS para maging BNS? Sa kung anuhin po natin yung sa presidential decree, dapat 2 taong ka naniniran sa barangay, at least ay elementary graduate, at marunong kang magsalita ng lingwahe ng kinaroroonan mong lugar o barangay, at marunong kang makisama sa kabarangay mo. Mm-hmm.
So hindi ka kailangang college graduate. Hindi. Okay. So yung i-break ko lang, Rod. Yung pagkakaroon kasi ng mga Barangay Nutrition Scholar ay alinsunod dun sa sinabi niya kanina na, ni Danny na presidential degree. Oo. Ay tinakda yan ng batas at para sa ating Nutrition Word for the Week nga, pag-usapan natin yung presidential degree number 1569. Sinasaad ng kautosang ito ang pagpapatibay ng mga programang pang-nutrition sa mga barangay sa pamamagitan ng pagtatalaga ng kahit isang Barangay Nutrition Scholar sa bawat barangay sa buong bansa. At dito rin nakasaad ang mga kwalifikasyon, mga pagsasanay at kaukulang benepisyo para sa mga BNS. Yung mga pagsasanay po ay pinamumunuan ng tinatawag nilang City Nutrition Program Coordinator na sa mga lungsod at pamalaang lokal naman kagaya ng lalawigan ay pinamamahalaan naman ng City Nutrition Action Officer o yung tinatawag na SINAW o yung binanggit kanina ni Rod ay, at saka ni Danny. Ang SINAW po ay tinatalaga ng kanilang mayor na action person niya sa nutrition. Ganon din sa lalawigan naman, may Provincial Nutrition Action Officer or PNAW na tinatalaga or dinedesignate naman ng provincial governor. Ang kautusan na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, yung Presidential Decree 1569, noon pa pong 11 ng Hunyo 1978. At yan po ang ating Nutrition Word for the Week, ang Presidential Decree number 1569 or 1569. Maraming salamat, Asik Bernie, sa Nutrition Word for the Week. Ayun, mga kasama. At sa mga nais pong magtanong, o yung mga gustong maging isang BNS, pwede din sila sumangguni sa programa. Habang nandito si Sir Danny, may gustong isangguni kaugnay, mga kasama ng ating paksa, mag-text lang po kayo sa 0921-431-1044. Yan po ay sa mga naka-smart. Yung mga gumagamit naman ng Globe, 0927-650-6795. At pwede rin po kayong tumawag sa landline sa 882-2374. Nananatili pa rin pong bukas ang ating programa para sa text question of the day. Meron pa rin po kayong pagkakataong manalo ng 2 pisong cellphone load, mga kasama. Para sagutin lang po ang tanong na ito, magbigay ng 2 tungkulin ng isang Barangay Nutrition Scholar gaya ni Danny Posion. Napakadali. yung tanong ni Ma'am Bernie. Paregalo yun. Paregalo na lang, Ma'am, no? Dahil ilang araw na lang ba? Napakalapit na yung Pasko. Eh, maagang pamasko to ni Ninang Bernie, mga kasama, ha? Sa tanong, napakasimple. Ipadala po ang inyong sagot sa text format na ito, full name, space, edad, space, eksaktong address, ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan at ang inyong sagot at ito po ay isend sa 0908-579-6898. At mga kasama, huwag pong kalimutang isama sa dulo ng inyong text message kung paano nyo po kami napapakinggan sa radio po ba sa Ustream gamit ang internet sa radio app ng inyong cellphone o sa Facebook Live o sa Signal TV Channel 209. Ipagpapatuloy pa natin mamaya, mga kasamang talakayan, tungkol sa Barangay Nutrition Scholar kasama si BNS Danilo and Posion. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ano ang pangatlong kumain mint, Mangoy? Kumain mint number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian, at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito kang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 kumain mints para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mangmoy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mangmoy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9, panatilihin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mangmoy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 kumain mints para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH.
radyo mo sa Nutrisyon. Welcome back po sa Radyo mo sa Nutrisyon. Hindi po 2 piso lang ha, yung load na Dalawang daan. Pasalanan po yan ni Ron. Baka mamaya, magtataka si... 198. Nasa na yun? Ay, sinasabi ninyo, ha, nadagdagan yung premyo, tapos naging 2 piso lang. 200 po yun. 200 piso po. Tao lang po si Ron. Alright, mga kasama, mga kanutrisyon, pinag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa Barangay Nutrition Scholar, kasama si BNS Danilo and Posion ng Barangay Iruhin Central, Tagaytay City, ang 2015 National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Awardee. Yay! Talaga. Proud of proud sa mga Tagaytay, no? Oo, ginawad yan itong Martes. O, pakita nga natin, Rod, yung kanyang ano, habang binigyan natin si Rod, si ano to, Danny, ng pagkakataon para mag-respond in behalf of the awardees noong National Nutrition Awarding Ceremony. Ito yung kanyang picture. Kung sila ay nanonood sa streaming o sa ating Facebook Live o di ba sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation, mga kasama, makikita nyo po yung video, yung picture ni Sir Danny. Ito'y during the awarding National ceremony. National Nutrition Awarding Ceremony. Opo. Ito'y nagsasalita siya sa podium. December 13 lang po yan sa Philippine International Convention Center. Seryosong seryoso si Sir Danny, no? Oo. Actually, ang naggawad ng award ni Danny Posion, mismong si Secretary Pauline, o Secretary of Health Pauline Ubial, kasi si Secretary Pauline ang chairperson din ng National Nutrition Council Governing Board. At ang nag-represent naman sa Pangulo, dahil nung araw na yon ay lumipad naman ang Pangulo, dapat siya kasi ang guest of honor. Opo. Pero lumipad siya papuntang Cambodia. At ang nag-represent naman sa kanya ay si Cabinet Secretary Evasco Jr. Talaga, seryosong-seryoso si Sir Danny. Itong, during itong awarding ceremony, Sir Danny, ano po yung nararamdaman ninyo dyan? Kasi talaga ano para seryosong-seryoso. Mamusta nakikita ng picture. Kinakabahan. Marami, sari-sari na pong nararamdaman po. Yeah. Aba, excited. Halo-halo na. Halo-halo na po yung nararamdaman ko. Dahil sabi ko pa, yun ang mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko inaakala. Hindi mo inaasahan. Na hindi inaasahan na mangyayari sa buhay ko. Mm-hmm. Ano ba yung mga naalala mo, mga problema nung ikaw ay bilang BNS na pinakamahal, ba o mga mahihirap na problema, paano mo rin nasolusyunan yung naisip mo ba yon during your speech? Sa akin po, yung karaniwan po kasi na ano po sa barangay, yung mga may nanay na pasaway. Ah, mga nanay na pasaway ang mahirap. Tapos yung mga nakagat ng aso. Nakagat ka na? Opo. Ilan ang turok sa'yo? Bali po, 4 na turok po ang... Anong nangyari sa aso? Buhay naman. di wala. Okay lang. Kasi kung yun ang delikado pag namatay yung aso. Naging ulol. Pero yung mga pasaway, paano nanay, paano mo yan nalampasan? Hindi ko po talaga sila tinigilan na kulitin. Ipinakita ko sa kanila na importante yung mga sinasabi namin sa kanila. Kaya, ano ba yung mga pasaway nilang ugali? Yung minsan po, hindi po sila basta akat ang barangay pag sinabi na mayroong health check-up, yung mga anak nila. Hindi nagpa-participate. Yun po ang pinakaano po sa amin na... Yung hindi nasunod sa sinasabi mo? Yung minsan yung mga... May mga tao pa rin kasi na sabi mo mga may matatanda sa una po. Na mga may kasabihan. Na bawal ang ganito, bawal ang... Ganon. So yun pa rin ang pinaniniwalaan nila. Yun pa rin ang sinusunod ginagawa nila. Pero sa ngayon po, dahil na yun sa patuloy na pangungumbinsi ko sa kanila, sa pangulit, tsaka yung walang sawang pabalik-balik ako sa kahit sabi nga na mahirap yung daan. Kaya tingnan mo talaga. Mahirap yung lugar namin. Ngayon, nakita ko yung success na ibinigay, na nakita ko yung naging success ko, dahil sa ngayon, hindi na yung... Hindi na sila?
hindi mahirap. Na yung ako yung basta pupunta sa kanila. Minsan, sila pa yung pupunta sa barangay at sila na yung nakipag-participate. Minsan, sila na po yung nagdadala anak nila. Sabihin po nila, Dan, patimbang na nung anak ko, patimbang na nung baby ko. Wow. Or minsan, sabi, Dan, may center ba? Magpapa-check up kami. Pag sinabi kasi po ni Dan na pumupunta sila sa barangay, ibig sabihin barangay hall or barangay health center. Mula doon sa kanilang mga purok or sityo. Maano talaga, challenging yung lugar niya talaga kasi mga bangin. So mga ilang kilometro ba ang nilalakad ninyo, Sir Danny, bago kayo makarating doon sa mga bahay-bahay? Ma'am, kasi napakasin ni Sir Danny. Sabi, malayo po. Hirap nitong tumaba si Sir Danny tayo sa... sa yung mga ano naman, tungkol naman sa mga activities o ano ba yung mga natatangi mong proyekto na isinagawa doon sa barangay mo, Dan? Ano yun? Unang-unang po yung mga mother class, tapos... Para sabi ko nga, mas mailapit ko pa rin yung kalagayan pang nutrition, pang kalusugan sa mga kabarangay ko. At mas lalo nilang maunawaan, yung unang-una po, yung bagamat mahirap talaga magsalin sa Tagalog ng mga syllabus, ay talagang nagsikap ako na kahit hindi siya ganun ka-perfecto, ang inisip ko nun, paano ko pa mailalapit sa kanila? At yung isa po yung pagsasama ng nanay at yung bata sa mother class, kung paano namin sila mapagko-combine para pare-pareho nila alam kung ano ba yung kahalagahan ng nutrisyon. At isa pa po yung paggagawa ng mga nutri-pliers na sabi nga po na hindi naman po ako yung nag-aral ng mga computer tungkol sa ano sa pag-aaral sa computer. Pero nagsikap po ako para makalikha ako ng mga ganung flyers na mas mailapit ko pa ho sa kanila. Ginawa kasi ni Rod ni Dan, ayaw kasing sabihin ni Dan na binigyan siya ng computer ng barangay. Opo. Tapos so natuto siya ngayon computer. Mag-internet. Okay. So, ang ginagawa niya, nagsesearch siya ng mga nutrition information, mga articles sa nutrition dun sa mga legitimate official sources kagaya WHO, mga FNRI, mga ganun, National Nutrition Council websites. Tapos din na-download niya yon. Pero maliban sa pag-download niya at ipiniprint niya, tinatagalog niya. Ang galing. At para mas lalo maintindihan sa kanyang mga counseling, pagka nakikipag-usap siya sa mga nanay, ganun. So, hindi niya hinayaan lang na may English siya, bibigyan niya ng ganun. Yung flyer na sinasabi niya, parang one page siya na ganyan, three sides. Tapos, dinesign niya based on the... Ano? Kasi ano bang ambisyon mo, Dan? Sabihin mo nga sa kanila. Ang ambisyon ko ay maging isang guro, teacher. Yun po ang talagang pangarap ko nung maliit pa ako. At siguro po kaya naging leader ako ng mga kabataan sa amin. At ngayon, hindi ko akalain na maging BNS at hindi lang mga bata ang tinuturuan ko, hindi lang sabi nga po, hindi lang pang yung mahubog lang sila sa eskwelahan, kundi pati sa kalagayang pang nutrition at pang kalagayang pang spiritual na nakakapag-share po ako sa kanila nung mga natututunan ko. So pagdating naman po sa suporta ng mga LGUs at mga barangay, ano po yung mga nais ninyo pong imungkahi sa mga mayor at punong barangay? For sure, may mga alkalde na nakikinig ngayon, may mga barangay kapitan na nakikinig ngayon sa ating programa. Ano po yung mungkahi po na gusto niyo pong sabihin sa kanila? Sa LGU po, lalo po sa mga mayor po, yung suportahan po ang mga BNS. Anong suporta po? Kagaya na Hagaya po ng sa amin, sa Tagaytay, yung talagang binibigay nila. Meron kami mga continuous learning para mas matuto pa kami kung ano ba yung mga dapat namin mga programa na ibaba sa mga barabarangay po namin. At magkaroon din po sila ng mga yung active na aktibong train ng mga CNPC nila para mas, habi nga po, mas ma-enhance pa yung o malinang pa yung mga kaalaman ng mga BNS. Yung
magbat-in lang ako, Rod. Opo, ma'am. Yung CNPC na sinasabi ni Dan ay yung kanilang City Nutrition Program Coordinator. Sila yung nag train sa mga Barangay Nutrition Scholars. Sila rin yung nagsusupervise. Pero that's under sa LGU, ma'am. Sa local government. Sa local government. Opo. Opo. Eh, sa mga kapitan naman, Sir Dani. Opo. Alam mo ro, maganda ang kanyang kapitan. Sa mga kapitan po yung ano po, bigyan nila ng pondo yung programa ng nutrition ng BNS. Mm. Kasi po, isa po sa pinakamalaga po talaga na magkaroon ng pondo rin ng mga BNS, lalo po sa pang-nutrition ng mga bata. Mm. Tapos po ay magkaroon ng allowance din. Kaya alam naman po natin ang ibang BNS ay talagang talagang voluntaryo lang po ang trabaho din po nila. At madagdagan pa po yung mga benepisyo ng mga BNS. Sana nga, matupad naman ito. Kasi noon pa man yan ang talagang hinihingi ng mga BNS. Alam mo, hindi mo alam, ano, si Rod, Barangay Kagawa sa Sambuanga City noon. At katuwang ko sa programa ko noon, yung mga BNS, kasi ako yung chairman ng Health Committee, and Sanitation. Kaya hindi bago sa kanya ang problema ng mga honorarium or allowance. Yes, opo. So ngayon mo na sabihin anong binigay sa yung mga dagdag. Ano bang binigay sa yung award? Ano Sir Dan? Meron kang trophy. Meron pong trophy. Meron pang pera. May pera. Magkano pera binigay ng award sa iyo? Ang bali binigay po ng region is 20 at pagdating naman 20,000, po sa... 20,000. Baka akala nila 20 pesos na naman. 20,000 po sa... Sa region sa yun. Regional. As regional outstanding. Opo. Tapos sa national. Sa city. Sa city po ay city. 20 rin po. O. Tapos... Sa national po is 150,000 plus 15 sa plus 15,000 as finalist. Ang hirap anuhin ano? Yung sa NNC lang 185,000 pesos. So, tapos sa local, meron sa local po wala kang palakpak. 185,000. Ito. Ito yung audio natin later si Magriang. Tapos sa pamalang local. Sa pamalokal, magkano anong bigay naman nila sa'yo? House and lot. Wow. Iyan talaga, dapat malakas yung talaga. Yeah. House and lot. Pasalamat kanina. Kay Congressman Bumble Tolentino at saka Mayor Agnes Tolentino. Yan. Okay. Yan ang resulta na ng, di ba ma'am, yung kanyang mga... Lahat ng kanyang pagsisikap, sakripisyo. Kailan ka na nga nakahanap din ng sa pagiging BNS ng iyong giliw? 2014? BNS din? Hindi po. So, ilan taon na kayong kasal? Magto 2 years na po kami next year. Okay. May mga trophy na rin? Wala pa po. Ba't walang palakpak ron? Wala pang trophy doon. Oo, pero meron na siyang darling. Opo. Kanina pinakita ko rito sa ating video yung kanyang trophy yan, ma'am. Kasama si Secretary Pauline Obial ng DOH. Undersecretary Bay, Rina Bay Dilanggale ng DA. Opo. Si Undersecretary ng CABSEC, Cabinet Secretary's Office, Undersecretary Valdez, and then si Assistant Secretary Laksamana ng Department of Health, si Deputy Executive Director din ng NNC, si DED Apet Dayang Hirang, and then yung kanyang mayor, kasama niya si Mayor Agnes. Sino po yung kasama mo doon? Si Ma'am Mayet, nandun din sa yan sa PICC. Okay, so congratulations again, Dan. Mensahe para kay Dan. Galing pa itong Palawan, Dan, ha? From our texter. Sabi pa niya, wow, purihin ang Panginoon sa buhay mo, Sir Dani. Nakikinig kami dito sa Palawan dahil sa mga yung mga sinabi siguro ni Sir Dani. Oo. Si Ma'am Nanita rin, meron din siya ng happy holidays po sa inyong lahat at sana huwag kayong magsawa sa pagtuturo ng kaalaman sa mga tao sapagkat napakalaga sa pang-araw-araw na buhay.
Meron ding isa, Rod. Basahin mo yung isang tanong para masagot quickly ni Ana Dani. Gusto ko pong maging isang, sabi pa niya, BHW rito, BNS. Opo. May sweldo po ba at paano po ba? Okay, siguro si Sir Dani ma'am ang sasagot rito. Sir Dani. Sa pagiging BHW po, or BNS. BNS. As BNS po, hindi naman po mahalaga ang may sweldo ka wala. Ang mahalaga po kasi, gusto mo yung ginagawa mo, yung trabaho, mahal mo. At sabi nga po, susunod na lang po kung ano may maaari yung matanggap. Okay. Tama po yun. Wala pong sweldo kasi hindi po permanente yung position ng Barangay Nutrition Scholar or Barangay Health Worker kasi mga voluntary workers po yan sa barangay. So, meron po silang natatanggap na mga allowances galing sa barangay. Kung may maibibigay ang barangay, kadalasan wala. Opo. Dahil may hirap. Kasi mas kailangan po sila doon sa mga geographically isolated or disadvantaged areas. So, kadalasan po, mahihirap po itong lugar na to. So, maliit lamang yung natatanggap nilang allowance. Kaya tamang-tama yung sinabi kanina ni Danny na sa mga punong pamahalang lokal at sa mga punong barangay, kung pwede po, isuportahan ninyo ang Barangay Nutrition Scholar at iba pang mga barangay health workers and barangay volunteer workers. Dahil hindi biro yung kanilang ginagawa ko mismo. Witness ko yan, Sir Danny. Sabi nga ni Ma'am, opo, totoo yun. Dahil isa din ako naging servidor dati, kagawad sa barangay. At isa yan sa talaga isinusulong namin eh. Yung saka, dagdag na honoraria. Tsaka alam niyo po, yung sinabi ni Danny kanina na minomonitor nila yung mga kalagayang pang-nutrition ng mga lahat ng kabataan, 6 na taon pababa, or 5 taon pababa. Ang ibig pong sabihin yan, sa buong bansa, ang datos na kinokolekta ng lahat ng mga Barangay Nutrition Scholar, nakakaakyat po yan sa amin, sa national. At ginagamit po yan sa pagplaplano ng mga pamahalang lokal, ano ba ang gagawin nila sa nutrition program or sa nutrition problem. At ang pinaka-importante rin, na ibibigay po namin yung datos na yan sa mga non-government organization, sa mga foundation, pag sila naman ay pumili ng mga lugar na pagsisilbihan nila or ng kanilang foundation, yan po yung basehan. Basis. Oo. So, yan, Rod. Congratulations again sa ating pamahihin. Full-time pong barangay volunteer ang BNS. May huling katanungan, sinasagot ko lang. Pero required sila or ina-assign sila na 2 days in a week nandun sila sa kanilang health center para tumulong sa mga midwife o sa mga nurse mag-deliver ng mga services, check-upin ng mga bata, magbigay ng mga supplements, tutukan ng mga buntis, no? Ganun ang mga trabaho. Yan. Okay, so kinikilala natin ngayong hapon ng ating mga Barangay Nutrition Scholars sa buong bansa at ang kanilang malaking ambag sa pagtataguyod ng nutrisyon sa lahat ng barangay. Bahagi ng kanilang tungkulin ang panatilihin at subaybayan ang wastong timbang at ang haba or tangkad ng mga kabataan, lalo na po yung mga sanggol at mga batang below 5 years old. Ang pagkakaroon po ng masustansyang diet ng mga pamilya, ang pagpapalaganap ng mga impormasyon ukol sa tamang nutrisyon, at ang paghahatid ng mga programang pang-nutrisyon ng pamahalaan sa bawat mamamayan ng barangay. Sa pamamagitan ng National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Awards, binibigyang halaga at kaukulang pagpupugay ng ating pamahalaan ang katangi-tanging paglilingkod ng ating mga BNS sa ngalan ng bayan, sa ngalan ng nutrisyon, at sa ngalan ng serbisyo or BNS. Congratulations po BNS Danilo and Posion ng Barangay Iruhin Central, Tagaytay City. Ang hinira mga kasama na 2015 National Outstanding Barangay Nutrition Awardee. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlad dito sa ating programa. Hihingin ko lang po, Sir Danny, ang inyo pong maikling mensahe para sa ating mga tagapakinig. Especially dun sa mga interesado na maging kagaya po ninyo. Hindi lang maging isang BNS, kung hindi maging isang Outstanding Barangay Nutrition Scholar Awardee. Ano po yung mensahe nila? Maikli lang po, ha? Sige po. Para po sa akin,
kahit anong larangan ka at gusto mo talagang makarating doon sa pinakatuktok, ang kailangan lang natin ay tiwala, dedikasyon, sipag, at tiyaga. Yun po ang pinaka-importante. Okay, maraming salamat muli, BNS Danny. At congratulations mula naman sa amin sa National Nutrition Council. Ngayon naman, Rod, meron pa tayong i-congratulate. Oo, narito na yung listahan ng 10 maswerteng nanalo ng tig 200 piso. Load sa ating text hindi dalawang piso contest. Nasagot nila ng tama ang tanong natin kanina na magbigay ng 2 tungkulin ng isang Barangay Nutrition Scholar. Ang tamang sagot, mag-monitor ng timbang at height ng bata sa pagbabahay-bahay, nagpapayo sa mga nanay tungkol sa tamang pag-aalaga at pagpapasuso, nagre-refer sa health center para sa timbang ng mga bata, at nagpapayo sa mga nanay tungkol sa tamang nutrisyon at kalusugan. At ang mga maganda ang ating winner. At ang mga sumagot ng tama, mga kasama, 33 years old, sa radyo po siya nakikinig ngayon, from Fatima Wandas, Marina City, Cavite. Congratulations to Julie Fe Bong Hanoy. Yung pangalawang winner naman, ma'am, ay galing sa Candawaga, Rizal, Palawan. 26 years old, sa radyo din siya nakatutong ngayon, Annalyn Tambangay. Yung pangatlo ay galing sa 861 Daraza, Tanawan City, Batangas. Sa radyo din po siya nakikinig ngayon, 31 years old. Congratulations to Jeffrey Flores, kapilita niya. Flores, ma'am. Pang-apat. From Zone 1, Lumbang, Davao Oriental. Oy, bye. Ay, day. Congratulations. Bye. Oo, sa radyo. Umabot tayo hanggang Davao, ha? 18 years old, Rizela Barameda. Yung panglima ay galing naman sa Poblacion 1, Daram, Northern Samar. 60 years old, sa radyo din po siya nakatutong ngayon. Island yan, island. Po, ganun po. Yung Daram. Daram. Kenneth Solayaw. Congratulations, Kenneth. This is sa Islam po siya, mama. Daram is in Western Samar, hindi Northern Samar. Or Mother Samar province. Opo. Sa radyo din siya. Sa radyo din po nakikinig. From Western Samar. Opo. 1268 Apple Avenue, Lourdes, Lantenor. Saan? Social yung ano? Lantenor. Baka nasa France yan galing. France, hindi. Ito, Lantenor, Mabalacan, Pampanga. 40 years old, sa radyo din po siya nagkikinig ngayon, Janeth Licod. Congratulations. Pang-pito ay galing po sa Barangay 93, Paraiso, San Jose. O, diba, daming galing sa barangay, ha, Sir Dani. From Tacloban City, 34 years old, sa radyo din siya nakikinig ngayon, Devina Aglabayan. Yung pangwalo ay from Block 17, Barangay Bungad, San Francisco del Monte, Quezon City. 44 years old, radyo din po siya nakatutog, Gloria Alvarado. Yung pangjam galing sa Barangay Karaksakan, tama ba? Dinggalan Aurora, 40 years old. Radyo din po siya nakikinig ngayon, Adelia P. Payupay. Congratulations, Adelia. At yung panghuli, pang-sampu, ma'am, 29 years old. Radyo din po siya nakatutok ngayon, from Puruk 2, Barangay Kaya Tambong, Indang, Cavite, Aaron Magad. So yun po ang sampu. Radyo rin. Radyo din po, ma'am. Radio. Karamihan sa radio. Talo ang mga lalaki. Ay, ilan yung lalaki? Dalawa lang ang male. Pero congratulations sa inyong lahat. Siguro mas interesado yung mga babae maging BNS. Pero gayahin nyo si Sir Danny, ha? Sa mga nais pong manalo ng higit 200 pisong cellphone load, may lumahag po sa regalong sustansya, aginaldong kaysaya, Christmas contest sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At dalawa po ang maaring manalo ng napakagandang Android phone na mayroon ng 200 pesos na load. Mga ka-Nutrisyon, ang tanong po ay bakit paborito ninyo ang programang Radyo Mo sa Nutrisyon? At isend lang pong inyong sagot sa numero ito, 09085796898, kasama pong buong pangalan, space, edad, space, eksaktong address, pangalan ng street, barangay, bayan o lungsod, at lalawigan, at syempre ang inyong sagot. Ang dalawang mapipiling mananalo ng Android phone ay i-announce po namin sa January 7, 2017.
At yan pong kabuuan ng ating talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Naway, naabusog namin kayo, mga kasama ng kaalaman tungkol po sa kalusugan at tamang nutrisyon. Deadline po ng submission po ng inyong mga sagot sa aming tanong will be on January 6, 12 noon. Para pipiliin pa po namin. Okay. Yan naman po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. At magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado, ganap na 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, DZXL 558. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Isa talaga po, overtime. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi mga kasama ang maling gawain kumukon kontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, sorry sa susunod na program. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores po. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po inyong kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Sabdanin, samahan nyo kami. At dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Year 7. Malusog na katawan, nutrisyon ang kainan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Malusog na mamamayan, nutrisyon ang katupan.